Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chiang Amei from Japan, Pisces, Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, close watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nakakatabanan po sa inyo mga comments na halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan dahil ang energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo binabasa ko, makuha ko lang ang energy. Maraming salamat din sa mga nag-donate. God bless you all and kasama kayo. Sa aking player, siyempre lahat kayo kasama kayo. At salamat din sa mga nagpa-personal reading at kung gusto nyo na personal reading at energy lang ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me. Pisces, this is a general reading. Maingat po pala tayo sa mga scammer dahil marami na po ang gumagaya ng ating channel. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon na hindi para sa'yo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o ng energy na malapit sa puso mo. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family member, family, co-workers, or sa business mo. Let's begin. Pisces, maaaring ito is nangyayari, o mangyayari pa lang. Pisces, ano dapat nating malaman sa'yo? O ano dapat mong malaman sa sitwasyon mo ngayon? Please show me. Please show me. Show me. Show me. Oh. Nagkaroon ng mga unexpected situation when it comes sa family, no, or sa bahay. Ganyan. Hindi siya inaasahan nagkaroon ng mga intense disappointment, nagkaroon ng maaring storm, separation, heartache, or nagkaroon ng depression, hindi na pagkakasunduan. May inalis, maari. May sadness, lungkot, away, iyak, ako nakita. Emotional pain. Nakaramdam ng mga unhappiness. Confusion. Something ano. Tingnan natin. Okay, so nakita ko dito is may pumapasok na pera sa'yo. No, it is come sa'yo. No, nahanduin yung pagpasok. You follow your heart, ano, sa nakita ko, is komportable yung buhay mo. You are happy kung nasaan ka man ngayon. Malaki o maliit man ang mga nakukuha mong achievement o success sa buhay o nakukuha mong pera sa'yo or nakukuha mong reward when it comes sa mga pinagkatrabahuhan mo. Handuin yung you are happy, you are contented, and then handuin yung pagiging malambot na puso, ano. Dahil nahandun yung part na talagang you are so very kind, Pisces, na nahandun yung sa pagtulong. Hanggat kaya mong tumulong, nakita ko may nagbibigay ng pera. Yung iba dito is maaring may charity, ganyan, may charity, may binibigyan ng pera, may tinutulungan, matatanda, mga bata, or something, you are helping. Matulungan kang tao, as long as kaya mong tumulong, kasi malambot ang puso mo, tutulong ka. Mayroon ka man o wala, tutulong ka. Misan yung iba dito na handun na yung part na wala na sila pero gusto niya pa rin tumulong. Hindi man ito related sa money, andun pa rin yung gusto mong tumulong, no? Tingnan natin si Ace of Pentacles, show me. May nangyari bang something happen na may related ang money na hindi naasahan? Tingnan natin Ace of Pentacles, show me. Ano dapat natin? Yung iba dito is maaring there's a new job na nangyayari. There's a beginning kasi, no? There abundance and prosperity. Naari meron kayong new job o new work na ginagawa ngayon o business man yan na pinagkakaperahan. Maaring ganun. Ano ka sa part talaga na you are focused to your goal, ano? Nahandun yung part na you take it action to make it read. Yeah, this is a time na mag-focus ka sa pera mo. No, kailangan mo na mag-ipon. Pagkailangan na pag-iipon ng pera, solid beginning sa mga goals na ma-achieve, na need ng developing ng skills ang nakikita ko dito. May mga layunin ka na gusto mong matupad. May mga gusto kang na hindi ito yung pagiging matulungin. Na nakikita ko rin na clear yung goal mo na mga gusto mong gawin. Bakit? Ay. Okay, you are moving on. Sa nakita ko dito, no, sa goals mo, sa pera mo, focus ka sa mga to make it real, sa trabaho mo, sa stability mo. Ano pa po dapat natin malaman kay Ace of Pentacles? Show me. Located ng future ka. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Someone is spying you, ah.
Hindi nyo, maaari iba sa inyo is nag-aaral, may pinag-aaralan, no? Maaari may inaaral kayong something. Oh. May nakikita ako dito na satisfying talaga. Queen of Cups in reverse. Bakit po Queen of Cups in reverse? Ang question. Yan ang nga naging problema. Queen of Cups in reverse. Question. Queen of Cups. Okay. Ang nakita ko dito is may tao na hindi ko alam kung there's a sadness, nagkaroon ng depressed. Hindi ko alam kung may related ang money. May related siguro ang money dito. O may related ang opportunity. Maaring ganun. Nakita ko tao na depressed, nalulungkot. Tao na, hindi ko alam kung bakit brute siya or wala siyang awa, walang, parang baliw. Parang matigas ang puso, ganyan. May taong matigas ang puso ako nakikita. I-connect mo akong sino sa ano. May nakakita ko may insecurity. May very needy. May mababaw. May napaka-dramatic. Tao na moody. Nakikita ko may malungkot o nalulungkot na tao. Ganyan. Tao na kailangan ng healing. Hindi ko alam, maybe this is you. Nagkaroon siguro ikaw ng mga problema, no? Kaya naging ganito yung iyong aura, no? Kasi ni dito kasi sinasabi to, you need to move on. You need to heal. Mag-rest ka. Mag-recharge ka. Kailangan mo ng mental peace kasi. It's time to move on. Mag-focus ka sa ano mo na ngayon. Nandito yung pagkalito, no, na nalilito ka, no. Bakit po bakit po the chariot? Bakit po the chariot? Bakit po the chariot? Thank you po. Okay, it's time na mag-save ng money. It's time naman ng self-care. Alagaan mo yung sarili mo. It's time to heal. It's time to take time space sa sarili. Ha? Yan ang nakita ko dito. Self-care. May nakita rin ako na tao na greedy, makasarili, materialism. Ganun. Tingnan natin. Four of Pentacles. Show me Four of Pentacles. You are now in a new horizon or you need. Nagkaroon talaga ng mga betrayal in the past. Maaring iba dito nakakaramdam ng masakit ang likod, a back pain, no? Sa nakita ko dito. Maaring in the past din is maaring iba sa inyo is maaring may nawalang buhay or namatay, ganyan. Four of Pentacles. Oh. Nakita ko dito, it's time to heal, it's time to move on, it's time ng self-care. Andito ang hope, no? Andito ang success, and nakita ko, there's a recovery, no? Matatapos at matatapos na rin ang iyong mga problema. Andun na unti-unti mo nang makukuha yung mga wish mo. Nagkakaroon ng mga overflow of emotion, achievement dito. Tingnan natin, ano po ang the sun? Show me. Bakit nandiyan ang the sun? The sun. Thank you po. Oh, God! Ibig sabihin, hindi ka masaya. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng self-doubt. Nagkaroon ng mga lack of clarity, sadness. Nagkaroon ng false impression. Oh my God. Nagkaroon ng hindi inaasahan. Sa kanina pa, diba, una pa lang lumabas na to eh. Tao na makasarili eh. Tao na... Ibig sabihin, sa ibang part sa inyo,
nagkaroon ng hindi inaasa, it's time to heal, ano, nakita ko. Nagkaroon ng mga sitwasyon na hindi inaasahan na may related ang money. Na may related sa iba dito is related ang maaring may nangako ng kasal or may kasal. Sandali nga. Ano po to? Nagkaroon ng separation eh. Maaring nagkaroon ng pangakuan when it comes sa kasal or sa ibang banda is may related ang money. May mga sitwasyon din ako nakikita na hindi kayang bitiwan. Kahit nasasaktan na. Maaring they pretend to be happy, pero it's no. Hindi masaya. Kaya nagkakaroon ng moody type. Ano po dapat natin malaman? It's time to heal, no? It's time to heal. Handin yung stress na stress ka. Kakaroon na anxiety, depression. It's time to heal. Handin yung hindi mapagkatulog sa gabi. Nag-aalala, nagbo-worry, na they feel natalo. Ba yan? Nagkakaroon ng feeling mo you're talo. Feeling mo is sukdula na to. Ganyan. Na-explain ko na naman to eh. Diba kanina? Nandun yung kawalan ng kakayahan na makayanan pa yung mga problema. Focus sa nakaraan. Focus sa sakit na nararamdaman. Kawalan ng pag-asa. Maari nagkakaroon dito ng insomnia. Yung sa iba, no? Stress. Nandun yung may pasan-pasan kayo sa sarili nyo. No? Nagkakaroon ng migraine. You feel that it is hopeless. Bakit po the three of swords. Para may mga pag-uusap at it comes dito sa sitwasyon na ito. Na magagana. Three of swords. Kailangan lakasan mo yung loob mo. No, kailangan ng power and determination. Huwag ka magpatalo sa sakit na nararamdaman mo. Sa stress na nararamdaman mo. Kailangan mo ng power. Kailangan mo ng mag-focus. Handun kasi lakas ng loob, kailangan ng katatagan. No? Bakit po, ano yan? Strange. Mabait ka kasi yung tao eh, strange. Okay, kailangan mo ng tumayo sa sarili mo. No? Handun yung maraming tao na sumusuporta sa'yo. Maraming tao ang susuporta sa'yo sa iba. Ganun nakita ko. Andun tayo sa, nasasaktan ka. May nangyaring something happen talaga. Pero nandun yung mga supporters at believe sa'yo na hindi ka nila iiwan. Huwag ka nasusuko, there's a victory and success. Nandun yung center of attention ke. No? You need to heal. Basta keep moving to reach your goal. Mangyayaring recognition. Kakaroon ng achievement, supporters. Kailangan mo talaga ng strength, competence. Tingnan natin, bakit ano? Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo ngayon. There's a growth ako nakikita. May mga tao na nakikilala ka na, actually. No, sa iba dito, nakikilala. Ay, si Pisces, kilala ko siya. Ganyan, maaring ganun. Bakit po six of wands? Iba dito is related sa family. Itong sitwasyon na to. No? Maaring nagkaroon ng mga hindi magandang pangyari when it comes sa family or sa relasyon. Hindi man to family, malapit sa puso. Ano po si... Andito ang family mo. Andun din yung part na yung family mo is nakasuporta sa'yo, no? Six of us. Ala. Yung iba dito is para magkaiba kayo ng lingwahe. May nakita akong ibang salita. Bakit someone na maaring a controller, a bossy type,
Or maybe this is you. You are a boss now. Handon ka sa katayagan ngayon na nakita ko dito. Kasi nakita mo na yung katotohanan. Handon talaga yung part Pisces na you are a person na ayaw mo ng sinungaling. Handon yung part na you offering support and advice sa iba. Quick. Mabilis ka mag-isip. Handon yung part na honest ka. Na handon yung part na pakipag-communication. I don't know ano yung trabaho mo. Nandiyan yung part na pakipag-communication or you need communication to something, situation, para ma-resolbahan, para magkaroon ng healing. Andun yung you are not biased, very sensitive, very protective, fair ka sa mga, fair ka sa lahat ng sitwasyon. Bakit po the Emperor? Nagkaroon ba ng separation when it comes sa yung asawa, ganyan, pangakuan, no? And then, nakita ko dito, you are the boss, no? Handa na yung part na nagiging matanya ka, there's a recognition, handa na nagpo-focus ka na, or you need to focus, kasi nakita mo na yung katotohanan, maybe. You need to focus to your business, to your work, ay to you, sa pera mo, ganyan, nakita ko. Handito kasi si nakoportable at nakakaroon ng mga pumapasok na pera. Yeah, mag-focus ka dun, whatever happened dito sa nakaraan dito, nangyari na at nangyari. It's time to heal na, no? Ikaw ang the boss. You are the boss. Iba dito is my business. No, iba dito is a boss. No. May pinapatakbong business, maaring ganun. Or maaring may father or mother ka sa likod mo, basta may pinapatakbong kang business. Maaring. O kaya, sariling business sa iba. Iba naman, maaring may pinaano sa iyong business. Na ikaw ang nag-manage, maaaring gano'n. Ano po si Nine of Pentacles? Mga pinagsisihan talaga, no? Na nag-regret, nagkaroon mga disappointment. Na you feel failure talaga. Nine of Pentacles. Okay, ibig sabihin, nagkaroon ng mga pag-aaway sa pamilya. Nag-aaway, hindi man sa pamilya, nag-aaway na dahil sa pera. Or nag-aaway na sa trabaho. Or a lovers. No, tingnan natin. Ano po si Ten of Cups? Ano po si Ten of Cups? Okay, ang nakita ko dito is someone na maaring nagkaroon kayo ng conflict, maaring itong tao na to is maaring sinuportahan mo, tinulungan mo, there's a passion, maaring kaibigan mo rin, o naging kaibigan mo, or tinuring mo siyang bilang kaibigan at tinuring mo siyang a family, maaring ganun, maaring karelasyon mo ito, kasi nakita ko may good memories. Basta i-ano mo, maaring ito is sa family mo, sa friend, karelasyon sa business or sa work mo, no? Andito yung part na someone na gusto makipag-communicate o may gusto makipag-union sa'yo, no? May nakita akong love, may nakita akong mga happy memories, they want a new beginning sa'yo, ang nakita ko dito. Maari nagkaroon kayo nito ng away o hindi napagkasunduan. Nagkaroon mga conflict, maari magkakapatid na o magkakapamilya na hindi nagkakasundo, nagkaroon ng lack of control or cooperation, maaaring nagkaroon din mga problema sa iba na nag-away-away nang dahil sa territorial. Nagkaroon ng mga egos, ako nakikita, ego and clashing personalities, aggression, disagreement, battle, agreement. May tao na sumarenda. May tao na being defensive. No? Maaaring itong sitwasyon ito is talagang tinulungan mo. Andun yung lungkot ano sa iyong mga mata. Andun yung hindi mo alam kung kailangan ko bang harapin ito. Dumating ka sa part na ganun. Na kailangan ba na handa kasi yung mga choices, fear and pain sa mga magiging choices. No. Opo anak. 5. Oh. Maraming sa iba dito is this is a pass, ano. Pero may gusto mong ipag-iunyon sa iyo. Parang ito tao na to is nagkaroon kayo ng conflict ganyan. 5 of Wands. 5 of Passion.
Ayla. Oh, itong taon na ito is talagang gusto bumalik. They want, okay, oh my God. Mari itong person ito is nagkaroon ng rejection, no? O ano man ito sa buhay mo. Nagkaroon ng mga rejection, nagkaroon ng mga problema. Itong taon na, sa iba naman, teka lang, tingnan natin. Ano po si Four of Cups? They need a one more chance again. Ano, you have to learn from the past, no? Nakita ko dito. Maaring nangyari na to in the past, no? Maaring you need to learn. Kailangan ng wake up dito. It's a wake up call. No, matuto sa mga nakaraan. Start na lang transformation at kailangan na ng pagbabago, changing sa mga desisyon. I-let go muna yung nakaraan. Bakit po? Four of Cups yan. Four of Cups yan. Four, thank you po. Anak, hindi madidinig ni mami, ano. Handito yung part na someone is spying you, no? There's someone spying you, handoon yung, gusto niya nga makipag-union. Pari itong taon ito is nireject mo, yan, gusto niya ng another one more chance, nagkaroon kayo ng hindi pagkakasunduan, family member, a lover, ano man to sa buhay mo, friend man to, o sa katrabaho mo sa buhay. Gusto niya uli ng one more chance, gusto niya uli ng beginning, gusto niya ng press start, beginning, gusto niya ng changes, gusto niya ng pagbabago dito sa inyo. No? Yan ang nakita ko. Andito yung part na tingnan natin kung ano siya. Nine of Cups. Nine of Cups. Iba dito is may travel soon, magaganap, or you need to finish the unfinished business na nakaraan para ma-achieve mo lahat. Basta there's a travel soon na magaganap, overseas man yan o dyan-dyan lang, may magaganap. Nine of Cups. Oh. Okay, nagkaroon ng mga ano, no. So, sudden changes sa mga foundation, no. Nagkaroon ng mga sudden changes sa foundation nyo, sa aray ko, inakagat ako ng anak ko. Anak, handa namin din, so. Andito yung kailangan, sabi ko sa inyo, kailangan yung, you need, may mga tension na hindi kasi naresolbahan. Kailangan yung resolbahan ito, kailangan tapusin. Nagkaroon ng mga changes when it comes sa foundation. No? Nagkaroon ng mga problema, bulihan, conflict, something ganun. Competition. Nagkaroon ng mga, sa iba is calamity, crisis, disaster. Nagkaroon mga damage yan ng nagkaroon ng damage ang mga pride, nagkaroon mga distraction sa foundation. Kumbaga, this happen na expect the unexpected, kumbaga. Kasi this is gawa na to ng universe, ano, itong sitwasyon na to. May nakikita ako na may magaganap na pag-aayos o pagsasaayos ng sitwasyon na to. Yan o, sabi ko sa'yo may babalik eh. Magaganap na pag-aayos na kailangan ng ayusin, kumbaga, no? Hindi yung mga panunuyo na nakita ko. Hindi ito yung dino-fool nitong tao na to yung self niya. Sa naging kayo or maging magbalik muli, ganyan. Gusto niyang ayusin. Gusto niya ng recovery. There's a recovery ako nakikita. Pero ang hindi ko naiintindihan, basta may pagbabalik sa dati. May muling pagbabalik ako nakikita. Maaring marisolbahan ito. At may nakikita rin ako na nag-rehabili. May nakikita ako nag-rehabili. Na maaring itong rehabilitation na to is parang ikaw is tumutulong, tinutulungan mo itong tao na to o itong sitwasyon na to. Basta may tao na nag-rehabili. Nakita ko rin na may tinutulungan ka. Yun. Tingnan natin, dito tayo. Nanitapusin, ano, yung mga sitwasyon na yun, no. Nakita ko na may magbabalik para ayusin ang lahat ng problema. No, babalik siya.
Six of Pentacles, show me. Six of Pentacles, show me. Maraming iba dito is na isa bang bansa, no? You need to finish the unfinished. And dito yung maaring travel soon, then may travel ako nakikita. Maaring ikaw is isa bang bansa or yung person na yun isa sa ibang bansa. Tingnan natin. Six of Pentacles, show me. Maaring yung iba dito is matagal na kayo nito, no? Maaring tinutulungan, may tinutulungan ka din o binibigyan mo ng support yung family mo. May nakita kasi ako na parang person na matanda. Relatives ba yan? O mother? O parents ba yan? O may tinutulungan ka matatanda na ganyan, na sinusuporta, na binibigyan ng pera. Iba dito may aso. Ano po si Six of Pentacles? Andun yung pagiging mabait mo talaga, no? Napaka very religious mo, napakabait mong tao. Andun yung ari dito is iba kasal. Andun yung part na sa ibang nakikita ko na andun yung sitwasyon na you try to make it balance yung relasyon yung mag-asawa o relasyon yung mag-boyfriend or girlfriend or relasyon mo with it comes to your family. No? Na andun yung nakita ko yung pagkakasundo. May pangapaniniwala. No? Hindi ko alam kung ano yung trabaho mo, pero handa yung pagtulong, handa yung pagbibigay ng advice. Maring, let's see. Ano pa ang dapat natin malaman kay Six of Pentacles? Ano, may bigla ang tulong na ganap? Six of Pentacles. Hala? Nagja-jungling. May ka-problema ba sa pera? Two of Pentacles, show me. Two of Pentacles, show me. Two of Pentacles, show me. Two of Pentacles. Anong dapat tayong malaman kay Two of Pentacles, show me? Karang mga deep-wanted, ha? Nine of Wands. Nine of Wands. Ay, hindi pala. Nine of Wands. Sama nga. Nine of Wands, show me. Ano po yung Nine of Wands, show me? Nine of Wands, show me. Alam ba? Sabi mo ko rin sa sabi ni Ate Aimee, baluga. Ano po sa The Hierophant? The Hierophant. Grabe, mga major arcana to ah. Mukhang matindihan to ah. Okay. May mga tao ka na tinulungan with come sa money, no? May mga na may nakita ko na you need to heal to something. May nagkaroon ng mga jungly, nagkaroon ng mga deep wounded. No, may mga nagkaroon ng mga battle sa sarili mo na you are survivor. Na doon nakita mo rin na you are worthy, you are manifesting something. Iba dito problema sa family, problema. Na parang nakita ko na parang napagod ka. Na kailangan mo mag-heal. May travel ako nakita. Na handa yung pagod na pagod ka na. Maaring napagod ka na sa pagtulong or napagod ka sa parang basta something happened na nagkaroon ng mga deep-wounded. Ganyan. Nandito kasi yung part na tagiging matulungin mo, no? Handa yung part na matulungin ka. Iba dito talaga hindi you release o nahandid ka na sa moving after a difficult time kasi napagod ka na. Ano, maari napagod ka sa pagtulong. Parang ikaw na lang yung lumalaban sa nakita ko dito. Andun yung part na you release all the baggies or you need to release all the baggies na nakakabigat o nakakasakit sa'yo. Moving forward, you need to accept the lesson. Let go whatever holding you back from the past. Need yun. It's time to be stronger. You need to be strong. Be wiser. And it's time to change, leaving behind, and look to the future. Tingnan natin, bakit po Six of Swords yan? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? It's time ng new journey mo, no? Six of Swords.
iba dito is related sa love or there's a bond happen talaga. May bonding ako nakikita kasi. Maring sa family, sa mga tinutulungan. Bakit po? Two of cups. Parang iba dito is a friend. Or it's a father. Or nakatandang, oh God, gusto toksak. May nangyari ba? May nangyari bang ano, something nangyaring mali, nangyaring toxic, nangyaring addiction, nangyaring nagkaroon kasi ng mga deep-bonded na nga napagod eh. So, sa toxic person, maaring kapamilya na may mga taong misteryoso, tao na may mga sikreto. Nakita ko may mga tao na nagbibigay sa'yo ng advice, no? Oh, God. Sabihin, nagkaroon ng mga pagsisi. Oh, my God. And now, I clear na. Okay, ibig sabihin, sa sitwasyon na to, nagkaroon ng mga pagsisisi, nagkaroon ng mga regret, nagkaroon ng mga disappointment, may mga tao na nagsinungaling sa'yo, mga kapamilya, lovers, may banding ako nakikita, mga tao na maaaring tinulungan mo. Nakita ko na may nagbigay ka ng pera, hindi ko alam kung itong tao na to is niloko ka, kasi may tao akong nakita na manluloko. May liar, dishonest, babaero, lalakero. Hindi ko alam kung ninakawan ka niya, may nanakaw ba sa'yo. Ganon, na pinagsisihan mo, na nagtiwala ka dito sa person na to, dito sa sitwasyon na to, nagbigay ka ng pera, tumulong ka, ganyan, nagtiwala ka, pero ang kinilabasan is niloko ka. Ang kinilabasan is pagsisisi, sadness, loneliness, regret. You feel failure dito sa sitwasyon na to. Maaring, this is your ipon na pera, maaring gano'n, tapos niloko ka. Nakuha sa'yo, maaring gano'n. Oh, God, shame. Maaring ito yung pera na ito is pinagtrabahuhan mo talaga eh. Andun yung pag-iipon ng pera, andun yung pinagtrabahuhan mo, pero naloko ka. Gano'n. Okay. Kasi nandito yung tao napaka-misteryoso. Tao ito na matalino, sobra. Magaling makipag-deal. Magaling siya makipag- magaling siya magsalita, napakamatalino, wise. Kailangan maging wiser ka dan dito sa tao na to, no? Kasi kung nagawa na niya to, parang feeling ko nagawa na niya to ng how many times. Hindi lang sa iyo maari, maaring sa iba pa. Or maaring when it comes times, maaring gawin niya ulit to sa iyo. That is for you for today, Pisces. I hope is kahit papaano, basta may nalalaki na babae, something ganun sa iba. Sneaky person. There's ano yung sneaky person dito. Ha? Na basta nagkaganon. Arigato namaste. God bless.